Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Monica Ella Kalingasan na nagmula sa Batsilyor ng Sekundaryang Edukasyon. Narito ako upang ibahagi sa inyo ang wika gamit ang makrong kasanayan sa panonood. At ngayon ay may tatlo tayong mga kaibigang makakasama. Ang Wonder Pets. Sa telepono, may tumatawag. At ngayon ay humihingi ng tulong ang isang elepante. Para atin siyang matulungan, ay kailangan natin sagutin ang kanyang mga katanungan. Ano ang makrong kasanayan sa panonood? Ang makrong kasanayan ay isang napakahalagang salik na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na gawain. Ito ay kalimitan nating ginagamit sa pag-aaral o pakikipagkomunikasyon. At nakakatulong din sa pagpapaunlad ng ating wika. At ngayon ay natulungan na natin ang elepante at nasagot na natin ang kanyang katanungan. Sa telepono, may tumatawag. Sino kaya ang humihingi ng tulong? Ating alamin. Oh, isang giraffe. Ano kaya ang maitutulong natin sa kanya? Aniya? Ano daw ang kahalagahan ng wika? Bilang isang Wonder Pets, atin natin siyang tutulungan. Mahalaga ang wika, lalo na sa ating bansa, sapagkat isa ito sa likas na yaman ng ating kultura. Hindi lamang sa atin mahalaga ang wika, sapagkat ito'y mahalaga rin sa iba't ibang sulok ng mundo. Bagamat, ito ang kauna-unahan nating kailangan. Ito ang daan natin para magkaugnay-ugnay at magkakakilanlan ang bawat isa. Nang dahil dito, ito ang naging daan tungo natin para magpalitan ng ideya ng bawat isa at magkaunawaan ang bawat mamamayan. Maraming salamat sa inyong kasagutan, Wonder Pets. At ngayon ay nasagot na natin ang kanilang mga katanungan. Sino naman kaya ang susunod? Sa telepono, may tumatawag. Ano naman kaya ang ating maitutulong sa kanya? Ano daw ang wika? Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng simbolo, tunog at mga kaugnay ng batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Maraming salamat at ngayon ay nasagot niyo ang aking katanungan. Sa telepono, may tumatawag. Mukhang marami tayong tutulungan ngayong araw. Halina't ako'y inyong tulungan rin. Ano ang sinabi ni Jose Ladera Santos? Aniya, malaki ang magiging tulong ng paggamit ng presisyong wika sa pag-aaral. Dahil mas naiintindihan at mas nauunawaan ng mga mag-aaral ang kanilang natututunan. Ano kaya ang maaari nating itulong sa kanya? Ano ang kahulugan ng MTB MLE? Ang kahulugan ay Mother Tongue-Based Multilingual Educations, na kung saan ito ay tinatawag na unang wika ng mga mag-aaral.
programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Samahan ninyo akong maglakbay kasama sina Doraemon, Nobita at ang kanya pang mga kaibigan. Halina't samahan niyo akong pumasok sa mahiwagang pinto. Ito ay isang Bicolano at ipapakita ko sa inyo kung ano ang kanilang wika. At sa susunod na ating papasukin ay ang Cebuano, kung saan ito ang kanilang wika. Halina at samahan niyo pa ako. Ito ay ang lugar ng Chavacano, kung saan ito ang kanilang wika. Sa susunod na ating papasukin, ito naman na ating pupuntahan, ito ay sa Heligaynon, kung saan ito ang kanilang wika. At sa ikalimang pinto na ating papasukin ay ang lugar ng Ilocano, kung saan ipapakita ko sa inyo kung ano ang kanilang winiwika. Ang susunod natin ay ang Kapangpangan, kung saan ito ang kanilang winiwika. Sa sunod na ating pupuntahan, ito ay isang tinatawag na Maranao, kung saan ito ang kanilang winiwika. Ang sunod na ating papasukin, ito ay ang lugar ng Magundanao, kung saan ito ang kanila, ipapakita ko sa inyo kung ano ang kanilang winiwika. Samahan niyo ako sa susunod na ating lalakbayin. At patuloy na samahan sa aking paglalakbay. Ito ay ang lugar ng Pangasinense, kung saan ito ang kanilang winiwika. Sa sunod na ating pupuntahan, ito ay isang Tagalog, kung saan ito ang kanyang winiwika. Ang sunod, ito naman ang lugar ng Tausug, kung saan ito ang kanilang winiwika. At ngayon, ito na ang huli nating papasukin. Ang lugar ng Waray, kung saan ito ang kanilang winiwika. Ngayon ay natapos na ang ating misyon. Pumasok tayo sa aking mahiwagang pintuan.
kung saan nakapunta tayo sa iba't ibang lugar. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa ating paglalakbay. Kasama ang aking kaibigan na si Nubita at ang aming mga kaibigan na si Suneo, si Shishuka, at si Damulag. Ngayon, ang ipinakita ko sa inyo ay isang halimbawa ng pagtuturo o ang ituturo na wika sa mga mag-aaral. At yon ay ang wikang Bicolano, Cebuano, Chavacano, Hiligaynon, Ilocano, Kapampangan, Maranao, Magundanao, Pangasinense, Tagalog, Tausug, at Waray. Ipinakita ko sa inyo ang kanilang mga lugar at ang kanilang mga wini-wika o ang kanilang wika. Ano? So ngayon, ay sana naman ay naintindihan nyo ang kanilang wika o ang aking ipinakita sa inyo dito sa video na ito. Marami tayong dapat malaman tungkol sa wika. Kung ano ba ang wika, kung ano ba o gaano ba kahalaga ang wika, so dapat natin malaman kung paano natin ito papahalagahan, aalagaan, papalawigin o papalawakin ang wika. Ano? So ngayon, ay sana ay minaunawaan kayo sa aking tinalakay dito sa video na ito. At ako ay nagpapasalamat sa inyo kung natapos nyo man ang video na ito. At sana naman kayo ay may naunawaan kahit papaano. Bilang inyong isang kaibigan na si Doraemon, ay sana naman ay meron kayong naunawaan. Ako ay nagpapasalamat sa inyo sa panonood. Maging isang Wonder Pets din, ay sinamahan nyo kami sa aming paglalakbay ngayong araw. Maraming salamat!